Ariad, ab! 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 Loko. Hindi naman pala kaya eh. Sige, sige, isa pa. Kaya mo yan. Up! Up! Up, Bella! May tumakbo. What's up mga tropa P? It's your boy, Popsnicks. And for today's vlog ay... pag-uusapan natin kung paano nga ba mag-deworm, magpurga ng ating mga alagang aso, di ba? So paalala lang po, hindi po ako vet or expert sa ganito. So sinashare ko lang po yung experience ko sa pag-aalaga ng mga dogs. At yun nga, may mga nagtatanong kasi sa akin, paano rin deworm or magpurga ng kanilang mga aso? Ako po, yung deworm, ako lang yung gumagawa niyan. Pero yung vaccine, sa vet ko po talaga yung pinapagawa. So ngayon, i-discuss natin kung ano ba yung mga dapat nating malaman sa pagdi-deworm, ano ba yung mga tips ko sa inyo, ano ba yung mga ginagamit kong gamot, or ano ba yung mga effective para sa akin based on my own experience. Dapat dine-deworm ang mga aso or mga tuta regularly. Lalo na po pag tuta, importante talagang ma-deworm yan ha. Merong program na binigay sa atin si Doc Jai. Ito yung schedule sa pagpa-deworm natin. So, andyan din yung deworm and vaccine. So, ito yung mga ginagamit nating pang-deworm. Ito ay Proxantel. Yan. Nabili ko to sa online, sa Shopee. Ito ay 50, kung daw nagkakamal 52 eh. 50 tablets. Ang presyo nito ay 2,000 pesos. So, pumapatak siya na. Teka lang, i-divide natin. O, 40 pesos isa. Kapag binili mo naman to individually, meron ding per piece. Ang presyo na to ay nasa 45 pesos to 50 pesos each isang tablet nito. So syempre, additional pa yung shipping noon, nasa 80 pesos din or 60. So kaya mas maganda bumili na lang ng isang buo. Amoy ano siya, amoy gatas. Bili na lang kayo ng isang bote, mas maganda. Para sa akin ha, kasi ganun din eh, kailangan mo rin talaga to pag may mga alaga kang aso. So ito naman, nematocide. Tapos ito ay albendazole, yan. Ito, dalawa to. Ito yung ginamit ko nung first batch ng mga puppy. Ito yung ginamit ko nung second batch. So itong pang deworm natin, ginagamit ko lang tong syrup kapag maliit pa yung tuta. 2 weeks and 4 weeks deworm, syrup lang yung ginagamit ko. Dalawang klase itong nagamit ko. Ito kasi medyo luma na eh, no? Na nabulok na eh. Matagal na sa akin to eh. Natakatambak na lang. Mas maganda raw gamitin yung albendazole, sabi sa akin ni Doc Alfred, kasi yun din ang ginagamit niya. So ito naman, okay din naman, pero advice ko, albendazole na lang yung gamitin nyo. Ang rule naman dito sa ganito, sa syrup, 1 ml per 1 kilo. For example, 2 weeks yung ating puppy, tapos tinimbang natin. Ang timbang niya ay saktong 1 kilo. Kung 1 kilo yung puppy, ang binibigay ko, 1.3 at least. Pinapasobrahan ko ng konti. Mahirap kasi yung kulang, baka hindi tumalab, no? Yung pagtalab naman ng gamot, hindi ko rin masasabi yan kasi iba-iba ang brand niyan, no? Yung iba, baka saktong 1 kilo yung puppy mo, binigyan mo lang ng 1 ml, baka hindi tumalab, hindi ko rin masasabi yan. Depende rin yan sa brand ng gagamitin nating pang deworm. Kaya itong ginagamit ko, ito yung subok na, na-testing ko na. Lalo na itong albendazole, maganda to. So kung 2 kilos yung puppy nyo, 2 ml na ganito. Kung 2.3, edi 2.6 or 2.7, pasobrahan nyo lang ng at least mga 0.03 or 0.04 ml. Ngayon, kapag malaki-laki na yung aso natin, ang ginagamit ko, ito ng Proxantel. Ang rule naman dito sa Proxantel, every 10 kilos, 1 tablet. Mamaya ipapaliwanag ko sa inyo. Nung nag 45 days yung mga puppy, ito na yung ginamit ko. Ngayong 2 months, i-deworm natin sila ngayon, ito rin yung gagamitin ko. Okay, tara sa likod at ipapakita ko sa inyo yung actual na pag-deworm ng mga puppy. So si Bella, i-deworm na rin natin mamaya. Alright, let's go! Alright mga paps, so ngayon mag-deworm tayo. Unahin muna natin yung mga puppies. So ang age ng mga to ay saktong 60 days sila ngayon. So pang 4th deworm na nila ngayon. So ito, male. Yan, ito, male. Timbangin din natin siya kung ano, ilang kilos na siya. Si Bella kaya kayang matimbang dito mamaya. Huwag ka malikot. Upo lang. Ayun, likot. Ilan? More than 5. Ha? More than 5. Teka lang, ibitawan ko na. 1, 2, 3, go! More than 5 na. Ito kasi, kapag hinati mo to sa kalahati,
5 kilos below naman. For example, ang timbang niya ay 3, 4, or 5. Pwedeng kalahati lang, kalahating tablet. Pero dahil lumampas na siya ng 5, so hindi na pwede yung kalahati. Baka hindi na umi-effect sa kanya. So dahil mga ano lang siya, mga 5 point something, higit na siya ng 5, hatiin lang natin. Right, so hatiin natin tong gamot. Ano mo siya dilapit? Durog. Dapat kutsilyo. So itong kalahati, 5 kilos and below. Ngayon, sobra siya ng 5 kilos, bigyan pa natin siya ng 1/4. Yan, bali 3/4 yung papainom natin sa kanya. Right, yan, ganyan karami. Aray, nakakagat pa yung kamay ko. Okay, mabigat-bigat din siguro to. Malaki tong male na to eh. Actually mga paps, ano pala to? Hindi ko pa sila napakain. Kanina umaga pa lang to napakain. So yung timbang nila, yung raw na timbang talaga yung makukuha natin dito. Kamalikot. Kamalikot. Galang, wala pa. Wala pa, wala pa. Hindi ko pa mabitawan. Ang hirap timbang. Ilan? 5.5. Ha? 5.5. 5.5, almost 6. Right, almost 6 siya. Same lang din. Teka lang, teka lang. Teka lang, teka kulit. No! No! So, painom natin to. Yan o, kalahati, tapos 1/4, 3/4. Dahil lumampas siya ng 5 kilos. Kung 5 kilos pababa, okay lang, kahit na kalahati, pwede na. E lumampas, sobra natin ng 1/4. Right. Inom na. Goods. Ito naman si Color Blue. Feeling ko mabigat to si Color Blue eh, no? Share ko lang sa inyo mga paps. Sa pag-deworm ng aso, tinatanong nila sa akin, kailan daw ba dapat i-deworm? Dapat daw ba pakainin muna or dapat daw ba gutom or anong oras daw ba? Wala naman pong oras yung pag-deworm, kahit madaling araw, anytime pwede kayong mag-deworm, walang problema 'yan. Yun naman sa tinatanong kung may laman daw ba dapat yung tiyan, wala ring problema 'yan. Kahit pubusog yung aso nyo, kahit gutom, pwede nyong i-deworm, walang problema. Okay, ito si Blue. Natanggal na kasi yung mga collar nila sa leeg, yung mga collars, dahil kinakagat nila. Ito, feeling ko mabigat to, baka may 6 to. More than 5. Ha? 5. Almost 6 din. 5 lang? Sakto 5? Hindi. Lamang ng konti. Lamang ng konti. 3/4 na procrotel. Lulok na? Goods. Ito, pogi rin to. Black mask. Black yung paa niya. Black boots. Black mask. Tapos phone. Phone sable din. Ganda rin. Yung mukha. Laki. 2 months. 2 months pa lang yan. So yung mga iba, andun yung mga sold na, yung mga puppy na yon. Yan, na-vaccine na yan. Na-second vaccine na yung mga yan. Yung mga... Itong isa, dadalhin to sa Laguna. Itong isa naman kay Sir Jan sa Mansalay. Itong isa pala wala pang may-ari. Ito si Red eh. Ayan o. Hiniwalay ko na. Kasi tiniliguan ko na yan. Tapos na ano ko na rin. Napabaksin ko na. Second vaccine na yun. Yung mga yun wala pang vaccine niya na second. First vaccine pa lang. Right. So kakatapos lang natin magpa deworm sa mga maliliit. Ngayon si Bella, i-deworm din natin. Kasi dapat yung dam or yung nanay ng aso, every deworm ng mga papi natin, dine-deworm din natin siya. Nalala nyo yung last time, unang deworm ko sa mga papi, 2 weeks, dine-worm ko rin si Bella. Sabay din siya. Kasi ang alam ko, si Bella may worm pa din yun konti. Ang nangyayari kasi, kinakain ni Bella yung tae ng mga anak niya. Ngayon, nagkakaroon ng worm si Bella. Sirang-sira yung tiyan. Yung poop niya, sobrang lusaw. And hindi maganda yun para sa aso. Then ngayon, syempre, yung worm na sa katawan ni Bella, yun ang mga worm na tatransfer naman sa mga tuta dahil sa pagdede sa kanya. Diba? So parang nagsa-cycle. Hindi naman talaga halos maiwasan yon. So ang kailangan natin gawin, i-deworm yung mga papi at i-deworm din yung nanay. Oh. So mga paps, itong si Bella, nakabawi-bawi na siya. Hoy, kalis, dito ka lang. Itong si Bella, akyat, up, up, up. Loko. Hindi naman pala kaya eh. Sige, sige, isa pa. Kaya mo yan. Up, 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 Bella. Ito, makbo. Alright, so yun nga. Natawa ako dun sa app.
Actually, Bella, come. Bella, come. Right. So tingnan niyo yung katawan ni Bella, nakabawi-bawi na siya. Ayun oh. Nag-shrink na rin yung ano niya, yung dede niya, tapos sa likod diyan lumapad-lapad na rin. Tsaka hindi siya ganun kalakas kumain. Etong si Bella, nung last na tinambang ko to, nasa 24 kilos to. So ngayon, estimate ko na lang more or less 25 siya. At hindi naman tayo pwedeng magpababa ng dosage. So ibibigay natin sa kanya at least mga 2.5 tablet. 2 and 3/4. Sit. Okay. 1 1. Sapa-sapa. 2. Kalahate. 2.5. 2.5. And yung ano pa, 1/4 ito. 1/4 tayo, no? Right? Okay ba? Nalunok ba? Goods. Okay? Sumagot ka. Sit pretty. Sit pretty kung nalunok. Sit pretty. Good girl. Alright. O, pasok ka sa loob. Tuto mo pa ako eh. Pag bumili kayo ng ganito, meron tong kasamang mga stickers na maliliit. For example, nag-deworm ka ngayon, yung minimum na pag-deworm ay at least 2 weeks. Dapat 2 weeks interval lang pag-deworm. So ngayon, nag-deworm tayo ngayon, 1/17/2023. Ito yan oh, lalagyan natin ng sticker ngayon. So kung sino yung makakabili sa puppy, meron siyang guide kung kailan na deworm yung mga puppy. Tapos dito naman yung mga vaccine, o next vaccine niya sa A30. Dalawa na yung vaccine niyan. Health card to noon, nung mga nabenta. Health card nila yan. So tandaan nyo mga tropa puppy ah, hindi porket malaki na yung aso nyo, or adult na yan, kagaya nitong si Chelsea, o yan mga adult. Hindi porket malalaki na yan, pabayaan nyo na lang, huwag yun ang i-deworm. Meron pa rin maintenance sa pag-deworm yan. Kaya nga ako, bumili na ako ng ganito karami kasi talagang regularly kong gagamitin sa mga aso. Kagaya yan si Chelsea, almost 30 kilos yan. Yan yung disadvantage sa mga... Chelsea, come! Yan yung disadvantage sa mga mabibigat na aso or malalaki. Kailangan mo silang pakainin ng mas maraming ano, pang-deworm. Nide-deworm ko tong mga to regularly. 3 months interval, 3 to 4 months nagde-deworm ako ng lahat ng mga aso ko. So syempre pag masabigat yung aso, mas marami kang ipapatik. Kay Chelsea, 3 agad dyan. Kay Athena, 3 rin. Kay Bella, 3. So every ano, yun yung maintenance sa deworm ng mga dogs. Huwag nyo hintayin dumating pa sa point na magtain ng dugo yung aso nyo. Tapos yung makikita nyo sa poop niya, may mga hibla-hibla ng mga worm. So ang mga basic na worms po is yung tapeworm, roundworm, at yung hookworm. So hindi po biro-biro yan. Marami ng mga puppy ang namatay dahil sa worms. So regular po natin i-deworm yung mga aso natin, yung mga adult, at least 3 to 4 months. Alright, so shout out time. Shout out kay FTSMA Kennel from Antipolo, Rizal, Robert Guaves, Michael Ashley Domingo, Eduardo Asilo, Rowell Vlogs from Marikina, Denver Refugio, Kian John Lee Tabago from San Francisco, Agusan del Norte, John Kane Palermo, Delia Gonzalo BMX. So yun lang po mga tropa pi, hanggang dito na lang yung ating vlog. Sana po ay may natutunan kayo. Pop Sneaks out!